What's up guys? Okay, ito, may isang pasyente ako dito. Baka kung mapapansin nyo minsan yung ihi nyo, ay makakita kayo ng mga ganito. Yung mga white particles na yan. Okay? Yan o. Kita nyo? So ngayon, sisilipin natin kung ano yan. Na pwedeng nag-cause kung bakit may mga particles na ganyan, puti-puti. Okay, napapansin nyo yan kapag kayo ay, for example, nagpa-urinalysis, tapos tatanungin mo, bakit kaya may mga puti-puti akong nandyan sa loob ng ihi ko? So, ano ang posibleng, ayan, nakita nyo ba? Ayan, o. Okay. Sana makita, kasi esensya na kayo sa ginagamit kong phone, kasi ano to, potato phone. Okay, so titingnan natin sa microscope kung ano yan. So, ang possible kasi na sa amin dito sa laboratory, pag may mga ganyan, ang pinaka-common kung bakit may mga ganyang particles, una, baka may UTI ka. Puro mga pus cells siguro yan, na nag-clumps na mga pus cells o kaya WBCs, kaya nagkakaroon ng ganyan na mga puti-puti. Pangalawa, kung ang pasyente mo ay babae, pwede rin natin sabihin vaginal discharge, okay? Which is common naman sa mga babae yan, okay? Pangatlo, pwede din natin sabihin ito ay mga amorphous, mga crystal. Okay? Kaya titingnan natin sa microscope. Kasi kung ganyan ang nilalabas na ng kidney mo, malamang may problema. Okay? Masakit yan kapag umihi. Ito isang pasyente ko yan. Okay? So, titingnan natin sa microscope kung ano ba talaga ang nandiyan. Eh, no? Sana makita niyo. Okay? Nagalaw. So, kadalasan kasi kapag sinesentry yan, kung amorphous man lang ito, phosphate or urates, pinkish yan pag makikita mo sa ano, sa sediments. Pero pag ganito, huwag na natin i-sentry. Okay? Diretsuhin na natin itingnan dyan sa microscope. So, kuha tayo ng slide. Kasi kung inalagay natin sa tube yan, ganito ang makikita niyo. Oh, yan, no? Sana makita niyo. Kita niyo yung mga particles na yan, na puti-puti. O, sana nga lang amorphous ito, hindi siya pus cells. Pero kadalasan kasi, ang pinaka-common talaga ay pus cells yun. Mga ganyan. Okay, so kung may ganito na, kailangan mo nang magpa-check sa doktor at mabigyan ka ng antibiotic. O, silipin natin sa microscope, ha? So, actually, pus cell siya. So, pakita ko sa inyo. Ito yan. Ayun guys, nakita nyo yung puti na yun na nandun sa loob ng ihi, okay, ay puro nana. Okay,
So, WBC siya. Ha? So, pasensya na kayo kasi ngongo tayo ngayon. Sobrang init dito sa desierto. Okay, guys. Kung may ganyan kayo nakikita, suspension ng ihi nyo, pwede din sa tatlo na yun. Okay? Pero itong pasyente ko ngayon ay dahil sa past cells. Yung pagkakaroon ng puti dun sa ihi niya. Okay, guys. Thank you for watching. Kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe ka na rin at like mo. Okay? So, health is wealth. God bless everyone. Bye-bye.